Malapit na po ang Pasko, kaya advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, malapit na po matapos ang taon natin ngayong 2020. At marami pong nangyari buong taon. Marami pong nangyari sa Pilipinas, sa bawat isa sa atin at sa buong mundo. Ngayong taon na to, naging very challenging po sa atin ang taon na ito. Pero nakita po natin na naging matapat ang Panginoon at hindi po tayo pinabayaan. Amen po. So ngayon dahil po malapit na po matapos ang taon, kagaya po ng mga tinuturo sa atin itong mga nakaraan ng ating mga pastor about po sa ating misyon. Bilang isang manggagawa, bilang isang Kristiyano, dapat meron po tayong pagtatanong sa Diyos. Amen po. Diba meron po tayong ginagawa every New Year? Sino po dito yung nagkakaroon ng mga New Year's resolution? Yung naglilista pa tayo ng ating mga gustong mabago sa buhay natin. Yung mga gusto nating mas ma-improve. Amen po. At lately po, pinag-aaralan po natin yung about sa mission. Huwag po natin kakalimutan na isama sa listahan natin yung kung ano ba yung mission na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po. Napakahalaga po nito. This coming 2021, hayaan po natin na magkaroon tayo ng linaw o ng katanungan sa Diyos na, Lord, ano ba yung mission ko na gusto mong ipagawa sa akin? So, dito po tayo sa Matthew pa rin, sa Matthew 28. Simulan po natin sa verse 17. Basahin ko po sa inyo. Matthew 28 sa verse 17. Basahin ko po. Ang sabi po dito, sa verse 18 po, ang sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, eto po, meron po tayong mission na ibinigay ang Diyos sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may mission ka. At lahat po tayo, hindi po tayo nabuhay dito sa mundo na para lang sa sarili natin. Hindi tayo dito nilikha ng Diyos para lang sumaya, para lang mag-invest for ourselves, yung parang pang sariling sayo lang. Hindi po, tayong lahat po ay nilikha ng Diyos na meron natatanging mission. At ito po yung kailangan nating pag-aralan ngayon. Kailangan nating paghandaan na sa 2021 na darating, kailangan ihanda mo yung sarili mo na may mission ako. Amen po. Makitulong po tayo at sumali tayo sa mission na gustong ibigay ng Diyos. Dito po sa Bible, ang sabi po dito, nung si Jesus po ay bago umakyat sa langit, nag-iwan siya ng isang trabaho para sa mga lingkod. At ito nga pong binasa natin, ang sabi niya po dito, humayo kayo. Pero before niya pong sinabing humayo, meron po siyang otoridad na binigay sa atin. Ang ganda po ng binanggit niya, sabi niya po dito, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At sasabi niya, kaya't humayo kayo. Ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoong Jesus na kung tayo ay susunod sa misyon na binigay niya, meron tayong otoridad na galing sa Kanya. Na dahilan sa Jesus ang ginagawa nating Panginoon, sa Jesus ang sinusundan natin, sa Jesus ang leader natin. Siya po ang nag-command sa atin. Ang sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan. Kaya po alam nyo, nakaka-bless na tayo po ay nililid ng Lord dun sa calling niya sa atin dito po sa ating organization sa REMA. Dati po ang pangalan ng simbahan po natin ay REMA Evangelistic Ministries. Naabutan ko po yun. Nung ako po ay nagsisimula dito sa church, dito sa REMA, ang pangalan po natin ay REMA Evangelistic Ministries. Pero ngayon po, di ba, kung babasahin niyo po sa ating mga logo, sa mga simbahan natin, hindi na po REMA Evangelistic Ministries. Ang pangalan na po ng simbahan natin ay REMA Evangelistic Church International. So, may purpose ang Diyos kung bakit niya binago to. Ibig sabihin ng international, hindi ka lang sa Pilipinas. International.
nakapalibot ka na sa iba't ibang bansa, nasa iba't ibang sulok ng mundo, tinawag na tayo ng Diyos na magtayo na tayo ng simbahan. Amen po. Maaaring ngayon, sabi na natin, wala pa tayong simbahan sa ibang bansa. Pero, alam nyo po, sa bawat simbahan natin, makikita nyo, yung mga prayer na nakalagay dun, meron dun sa ilalim ng mga outreaches na under construction. Ano po ibig sabihin nun? Nagsisimula na tayong manalangin. Nagsisimula na nating sundin yung pagkatawag sa atin ng Lord na international. Nagsisimula na tayong mag-pray na makapagbukas na tayo sa iba't ibang bansa. Bakit po? Si Lord ang may purpose nito. Si Lord ang may pagkatawag nito. At ang trabaho natin, tuparin ang mission na to. Amen po. Makisali po tayo sa mission na ibinigay ng Diyos sa ating simbahan. Makisali tayo, makibuhat tayo dun sa mission na inilagay ng Diyos sa ating church. Dahil tayo po ay tinawag na iisang katawan. Si Jesus po ang pinakapuno natin. Tayo po ay may kanya-kanyang bahagi. Nasa iisang katawan tayo. May trabaho tayo, may purpose tayo. Kung ikaw ay kamay, gawin mo yung pagiging kamay mo. Kung ikaw ay mata, gawin mo yung purpose ng pagiging mata mo. Pero alam niyo po ang sinasabi niya po rito, masarap na makatupad dun sa mission ni Jesus. Kasi ang ganda-ganda po ng pangako ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya po rito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Amen po, nakaka-excite po, di ba? Na hindi na lang tayo pang Pilipinas. Binibless tayo ng Diyos outside sa Pilipinas na magamit niya tayo. Kaya nga sinasabi po ng mga pastor natin, minsan kailangan na talaga natin mag-practice mag-English. Alam ko po, medyo mahirap kasi kami nga pong mga worker, pag may mayroon kaming pag-games, pag-Zoom, minsan pag yung English na yung palaro, medyo tahimik lahat eh. Pero hindi, ine-excel tayo ng Lord dun sa pagkatawag na lumabas ka ng bansa. Na i-extend nyo yung ministry labas sa Pilipinas. Hindi ko po sinasabing iwanan yung Pilipinas, pero binibless tayo ng Diyos na may mapagkakatiwalaan sa iba't ibang bansa na magagamit niya para maipalaganap ang kanyang salita. Ito po yung purpose na binigay ng Diyos. Hindi po tayo pinasagana ng Diyos, hindi lang tayo pinayaman, pinalabas ng bansa ng Diyos nang wala lang. Lahat po tayo, dinala tayo ng Diyos sa trabaho natin, binless tayo, umasenso tayo. Tanungin natin ang Diyos, Lord, anong mission ko, ba't mo ako dinala dito? Lord, anong mission ko kung ba't ako nandito sa eskwelahan na to? Ba't ako nandito sa trabaho na to? Ano, Lord, ang mission ko? At alam niyo po, malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Ang mission na binigay sa ating lahat is to share the gospel. Sabi niya po dyan, go ye and preach the gospel. Ang lahat po ng mission natin ay walang iba, kundi sabi niya, gawin mong mga alagad ko ang lahat ng bansa. So, meron pong nakaatang na responsibilidad sa ating lahat. At napakabagat po ng responsibilidad na to. Hindi para ipakilala yung sarili mo. Hindi para ibigay yung sarili mo sa tao. Kundi ang sabi niya rito, turuan niyo silang sumunod sa akin. Ang kailangan natin maibigay sa mga tao is maturuan natin sila kung paanong sumunod ng tama sa Panginoon. Kung paano po tayong naturuan ng ating mga pastor, kung paano tayong nag-grow, kung paano tayong nakilala natin ng Panginoon at mas lalo tayong lumago sa ating pagkakristyano. Ang sabi ng Panginoon, it's time naman na tayo naman ang magturo para sa iba. Time naman para tayo naman ang share sa kanila ng mga bagay na natutunan natin. At ang sabi niya po dyan, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. So, ang ganda po, dahil hindi po natin to ginagawa for the sake sa sarili lang natin. Kasi ito lang yung gusto kong ituro. Ito lang yung feel ko ngayon. Ito yung kaalaman ko. Hindi po. Wala po tayong pinagbabasehan lahat para sa sarili lang natin. Kaya nga po ang sabi, not by might nor by power, but by the Spirit. Nakaasa tayo sa Spirit ng Lord. Nang sabi niya po to, ang ituturo natin sa kanila ay yung mga bagay na itinuro sa atin ng Panginoon. At ito po yung maganda. Kaya nga po ang sabi niya po dyan, go ye and preach the gospel. Ano po ba ang gospel? Sa Tagalog po ay mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita? Ang sabi po rito, ang mabuting balita po
ay sabihin mo sa may hirap na pwede silang sumagana. Sabihin mo sa may mga sakit na pwede silang gumaling. Sabihin mo sa mga nawawalan ng pag-asa, na sabi niya po rito, na walang imposible sa Diyos. Ito po yung mabuting balita. Ano ang mabuting balita sa taong may sakit? Sabihin mo na mayroong paraan para gumaling siya. Ano ang mabuting balita sa mga taong nahihirapan sa buhay? Sabihin natin na may kasaganahan sa Panginoon. So, meron po tayong mission. Kaya, alam niyo po, this 2021, ihanda natin yung bawat isa. Ihanda natin yung mga sarili natin. Na Lord, huwag tayong matakot na mag-go dun sa mission na yun na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang ganda ng pangako niya. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Alam niyo po, sa pagtupad natin sa mission na to, hindi po tayo nag-iisa. Si Jesus ang nangako, sasamahan niya tayo para matapos ang mission na to. Alam niyo po, kung i-analyze natin, si Jesus po nung bumaba siya sa lupa, alam niya yung mission niya eh. Dapat tayo po, kaya po tayo ine-encourage ni Pastor Boy, every end ng year, meron po tayong mga fasting na tinatawag, na personal po yun, meron tayong mga pagpa-fasting na inaalat yung time natin, nagbibigay tayo dito para ano, magtanong tayo sa Diyos. Para ano po, sa susunod na taon na darating, hindi po tayo kakapakapa. Hindi po tayo magtatanong kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo malalabuan. Bakit? Kapag nalaman mo kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos sa susunod na taon, hindi ka basta-basta maliligaw. Hindi ka basta-basta susuko. Kasi alam mo yung goal mo. Alam mo yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos. Kaya ine-encourage po sa atin ni Pastor Boy na end ng year, mag-fasting tayo. Magtanong tayo sa Diyos. Na Lord, sa susunod na taon, ngayong darating na taon na to, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba yung mga bagay na pagdaraanan ko? At kung pagdaanan ko to, makakakuha ka ng sagot sa Diyos para mapagtagumpayan mo yung mga pagdadaanan mo. Amen po. Ngayon ang sabi niya po rito, si Jesus po ay may mission din sa lupa. At ano yung mission ni Jesus? Iligtas tayong lahat. Alam niyo po, nung si Jesus nasa lupa, kahit hirap na siya, kasi tao po siya, di ba? Alam naman natin, nauhaw siya, nagutom siya. May time pa nga, nung nandun siya sa may krus na, nandun na tinutuya na siya ng mga tao, binubuli na siya na ang sabi sa kanya, eh kung talagang anak yan ng Diyos, patunayan mo nga. Kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, patunayan mo nga. Bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo, maniniwala kami. Alam niyo po ang sagot ni Jesus, kaya kong tumawag ng halos 12 batalyon ng anghel. Kaya kong tumawag ng napakaraming anghel para i-rescue ako. Pero alam, ang sagot po ni Jesus, hindi ko gagawin yun. Kasi kailangan matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kailangan matapos niya yung mission niya. Kailangan matapos niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, tayo po ay may mission. At sa mission na to, maniwala po kayo, darating ang time, mahihirapan tayong tuparin. Sa mission natin, mahihirapan tayo na makasunod sa binigay na mission ng Diyos. Pero mga kapatid, ang isang best example po natin na dapat tinitingnan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tiniis ni Jesus ang lahat para matapos yung mission niya dito sa lupa. Hindi siya nagdamot. Alam niyo po yung nagkuripot, na nagkuripot siya ng oras niya, ng effort niya, hindi. Ibinigay niya halos lahat para matupad yung mission na binigay ng Diyos sa kanya. At ngayon po, kaya nga ang sabi, naaalala ko po yung sinasabi ni Pastor Boy sa aming training noon, hindi magde-demand ang Diyos ng bagay na hindi niya ginawa. Hindi magde-demand si Jesus ng isang bagay na siya mismo ay hindi niya ginawa. At ano po yun? Hindi ide-demand ni Jesus na gawin yung mga alagad ang buong bansa, na humayo kayo na kung siya hindi niya to ginawa. Dahil mismong siya, nung bumaba sa lupa, ang sabi niya, hindi ako ang pinaglingkuran, ako ang naglingkod sa mga tao. At bumaba si Jesus sa buong buhay niya po dito. Halos for almost 3 years ng buhay niya, nag-mission po siya. Bata pa lang, humahayo na siya. Bata pa lang, hinahanap na siya ng magulang niya na nasaan ba tong si Jesus. At alam niyo po, di ba,
saan nakita si Jesus? Sa simbahan. Kaya nga laging sinasabi ni Pastor Boy na kung yung anak mo ay mahilig mag-computer, hanapin mo yan sa computer shop. Kung yung anak mo mahilig mag-basketball, hanapin mo yan sa basketball court. Pero kung yung anak mo mahilig mag-mission, makinig ng salita ng Diyos, hanapin mo yan sa simbahan. Amen po. So sa bawat isa po sa atin, ito po yung sinasabi niya po rito, go ye and preach the gospel. Alam niyo po, ang mission ng simbahan natin, itong Rema, ang mission po nito ay magtayo tayo ng mga simbahan, bawat bayan. Kaya nga po, di ba, sa mga churches po natin, meron tayong mapa. Kami po, meron po kami ditong mapa. Mapa po ng Rizal. So, sa buong distrito ng Rizal, bawat probinsya, bayan doon, nilalagyan po namin ng parang itsurang bahay ba o church na may ganun po. Na palatandaan na dito sa mapa na to, meron ng Rema. At ito po ang goal ng simbahan natin. Eh, di ba nga po ang sabi niya, our mission. Ang mission natin is yung makapagtayo tayo ng bawat churches sa mga bayan. Hanggang mapuno natin yung buong Pilipinas. Ngayon po, maaaring nasa Luzon pa lang tayo. Pero hindi po tayo titigil dito. Magtatayo tayo sa Visayas, magtatayo tayo sa Luzon. At ang nakaka-bless pa, sinishare nga sa amin ni Pastor Boy, under construction, nandyan ang Dubai, nandyan ang Canada, nandyan ang Kuwait, nandyan ang Saudi. Amen po. At isasama pa natin dito, maaaring sama na natin itong Amerika. Ano ba pong gusto nyo isama? Atlantica. Pwede pa ba buhang magtayo dun? Hindi ko po alam kung may tao dun eh. Pero ang point po dito, tinawag tayo ng Diyos to share gospel, sabi niya, sa buong mundo. At malaki po itong trabaho na to, kaya tayo po ay ini-encourage ng Panginoon, makibuhat tayo sa mission. Sumali tayo sa mission na binigay sa atin ng Panginoon. Ihanda mo yung sarili mo na hindi ka lang nabuhay para kumain, ano po, para magtrabaho, yumaman, mag-aral, makapagtapos. Hindi po. Wala pong mali dun sa mga bagay na yun. Pero nabuhay tayong lahat para sa isang mission na binigay sa atin ng Panginoon. Punuin natin ng langit. Amen po. Ang isang mission pa po natin dito is agawin ang mga taong sa pintuan ng impyerno. Kaya po, ang tinatayo natin every church sa bawat probinsya, hindi naman agad simbahan, kundi sabi ni Pastor Boy, prayer church. Yun ang tinatayo natin, yung lugar na mapanalanginan. Kailangan mapanalangin ng bawat bayan, bawat probinsya, bawat lugar sa atin, hanggang makapagsimula tayo na magkaroon na tayo ng mga miyembro. So, kailangan po. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor, nung sinishare niya sa amin, ang isang desire ng puso niya is matayo yung 1,000. I think parang ang sinabi niya yung 2021 or 2022, meron ng 1,000 simbahan. Saan ka kukuha? Kung may 1,000 simbahan, saan ka kukuha ng 1,000 pastor? Kailangan ng pastor dyan. Saan pa ba tayo kukuha? Alam niyo po dito sa Rema, wala naman po tayong mga tinatawag yung parang sa basketball na nagaling import ba ang tawag doon. Yung galing siya, hindi siya kagrupo, galing siya sa ibang grupo, ibang lugar, kukunin siya para makisali sa laro. Hindi po, tayo dito sa Rema, ang mga pastor natin ay nanggaling lang din sa atin. So, sabi nga ni Pastor, pag napunta ka sa Rema, ito ay school of pastoring. Tinawag tayo dito na magamit ng Diyos. Tinawag tayo na humayo. Tinawag tayo na magbahagi. Bago ko po siya i-close, meron po dito sa may John chapter 19 sa verse 38. Gusto ko pong basahin po sa inyo. Sa John chapter 19 verse 38 po. Ang sabi niya po dito, pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Sino po si Jose na Arimatea? Ito po ang sabi ng Bible. Dati ay inilihim ni Jose na siya'y isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Si Jose po pala ay isang sikretong alagad. Sabi mo nga po sa katabi mo, dapat walang secret Christian. Dapat hindi tayo nagsisikreto na Kristiyano tayo. Dapat malaman ng kapitbahay mo, ng katrabaho mo, ng mga tao na nakakasalamuha mo, pag nakita kanila ay Kristiyano yan.
ay disipulo yan ni Jesus. Alam niyo po, nung time na si Jesus ay kinuha, hinuli na, ito po yung time na si Pedro ay tinatwa niya si Jesus ng 3 beses. Alam niyo po, unang sabi ng babae doon, tinuro si Pedro, ang sabi sa kanya ng babae, o di ba alagad ka rin ni Jesus? Ang sagot ni Pedro, hindi ko kilala yung tao na yan. Pangalawang beses, may ibang tao naman na nagsabi kay Pedro, hindi, alagad ka niya. Nakita ka namin na parang kasamahan ka niya. Alam niyo po, si Pedro sumumpapay, isumpa na ako ng Diyos, hindi ko kilala yung tao na yan. Sa pangatlong babae po na nagsabi sa kanya, ng mga tao doon, ang sabi sa kanya, hindi, alagad ka ni Jesus. Tingnan mo, parehas kayo ng punto. Parehas kayo magsalita. Dapat wala pong sikretong Kristiyano, walang sikretong disipulo. Kasi si Jose po, ang sabi ng Biblia, inilihim ni Jose na siya'y isang alagad ni Jesus dati. Dahil takot siya, sabi niya, sa mga pinuno ng mga Hudyo. Amen po. Minsan sa atin natatakot tayo na pumasok, mag-go dun sa isang misyon. Bakit po? May mga bagay tayong kinakatakutan. Hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na kinakatakutan natin. Pero as long as na matupad mo yung misyon na binigay sa'yo ng Diyos, may mga bibitawan ka talaga. Kailangan mong maging matapang na alisin yan, bitawan yan. Harapin yung bagay na yan. Kasi po, last ko po dito, ang sabi ng Panginoon, hindi ka mag-isang tatapusin yung misyon na yan. Nangako si Jesus na hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kasama niyo ako. So, umasa tayo, ito pong mga bagay na to, na kung gusto mo na matupad ang misyon ng Panginoon, kailangan mong maging matapang. Hindi po ang Diyos tumawag ng mga duwag. Kailangan mong tapangan ng sarili mo. Alam niyo po, nung training nito ng kila Pastor Josina District, may pinanood po kami na Tortured for Christ. Grabe, parang umiiyak yung kalooban mo. Ganun sila katapang, na halos bugbugin sila. Hindi, alam niyo po, tortured, hindi po sila agad pinatay, kaya tortured, unti-unti silang sinasaktan, unti-unti silang pinapatay. Pero hahangaan mo tong mga Kristiyano na to, na sa kabila ng bagay na to, hindi nila kayang iwanan si Jesus. Alam niyo po, may isang tao doon Bible study, nasa kulungan sila. Pinagbabawal na nga na mag-Bible study, kaya nga sila nakulong kasi nagba-Bible study sila. Kaya nga sila nakulong kasi tuloy-tuloy sila ng pag-share patungkol kay Jesus. Pero alam niyo tong mga Kristiyano na to, tinawag yung pastor na nag-lead ng Bible study, inilabas, binugbog. Alam niyo po, puro dugo yung mukha niya. Binugbog siya, talagang ginulpi siya, sinaktan siya. Pumasok siya ulit ng selda. Nandun pa rin yung mga ka-Bible study niya. Alam niyo po, nakakatuwa. Pero sa loob mo, parang maa-amaze ka, hahangaan mo. Pag upo nitong leader, ang tanong niya, saan ba tayo huminto? Saan ba tayo natapos? Pagkatapos mong bugbugin at warningan ka, itret ka na itigil mo na yan. Hindi ka ba, bingi ka ba, wala ka bang pag-iisip? Hindi mo ba maunawaan? Sabi ng mga kawal sa kanya, nung mga bantay. Kaya namin kayo tinotorture dahil dyan sa pinaglalaban yung Jesus. Pero hindi siya natinag doon. Bumalik siya sa loob ng kulungan, sa selda. Nandun pa rin yung mga ka-Bible study niya. At ang tanong niya, saan na ba tayo huminto? Amen. Walang makahinto sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Walang makahinto sa kanya sa pag-share ng gospel. At ito po yung mga bagay na dapat nating tularan. Wag po tayong pumayag na alam ko dito po sa Pilipinas napakalawak. Pero what if may mga pangarap tayo na yun yung nagiging hadlang para matupad natin yung mission. May mga kagustuhan tayo sa sarili natin para matupad natin yung gustong ipagawa ng Diyos. Para ma-share natin yung gospel. Minsan nahihiya tayo kasi baka tuksoy nila ako, baka sabihin nila banal na ako. Nahihiya ka na i-share yung gospel. Kasi kilala ka nila na parang hindi ka naman ganyan dati. Pero hindi po. Huwag po nating ikahiya ang pag-share ng mabuting balita. Kasi ang sabi po ng Panginoon dito, huwag po nating tularan po si Jose na taga Arimatea. Inilihim niya. At tayo po tinawag ng Diyos na buong tapang tayo na ibahagi. Kaya nga ang advice kay Timoteo, sabi niya, huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Actually, hindi lang dahil para sa kabataan to. Huwag nating bigyang daan na hamakin tayo kanino man dahil lang sa pagsunod natin sa Panginoon. Tapos sabi niya, sa halip, sikapin mong maging isang halimbawa na makita nilang lahat na ayan, tagasunod ni Jesus yan. Bakit?
sa character po natin. At ulitin ko po, sabi niya po dito, kasama po natin ang Panginoon na tutupad sa mission na to. Dito po sa Mark 16:15 sabi niya, at tinulungan sila ng Panginoon na matupad ang gawain na ito. Hindi po tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. Amen po. So tulong-tulong po tayo na matupad ang mission. At nandito po tayo sa Rema, nakaka-excite po lahat ang mga mangyayari this year. Magtulong-tulong po tayo sa prayer na mabuksan pa po ang iba't ibang simbahan sa bawat probinsya, sa ibang bansa. At alam niyo po, maganda na maabutan tayo ng Panginoon hanggang pagdating niya, matapat tayo na tinutupad yung mission na ibinigay sa atin. Amen po. So yun lamang po yung masashare ko sa inyo. God bless po sa ating lahat at nawa at tayo po ay may natutunan. Sige po, manalangin muna po tayo. Pray tayo, Panginoon, patuloy kami na nagpapasalamat sa inyo sa oras na to. Hayaan mo nga, Lord, na kayo magbigay ng boldness sa amin. Yung katapangan namin na matupad, yung mission na ibinigay mo. Lord, tinawag mo kami na conqueror, mananagumpay kami. At sa mission na ito, hayaan mo na maging masipag kami, maging matatag kami. Mahalin namin yung mission na binigay mo, Panginoon. Dahil nung bago ka umakyat sa langit, ito yung bilin mo sa amin. Humayo kami sa buong sanlibutan, sa buong daigdig, at ipangaral namin ang iyong salita. Gawin naming disipulo ang bawat tao at ituro namin ang mga bagay na itinuro mo sa amin. Lord, salamat sa tiwala mo. I-bless mo, Panginoon, ang bawat kapatiran, maging ang kabuuan ng organisasyon ng Rema. Lord, palawakin mo pa ito, Panginoon. Salamat, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. God bless you po. Merry Christmas po sa ating lahat.